mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marvin. Tubong Pagadian City. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan at ng aking ina, kasama ang panganay kong kapatid na itago na lamang natin sa pangalang Ivy. Matagal-tagal na panahon na nang mangyari ito. Tandang-tanda ko pang nasa edad 17 pa lamang ako noon. Na mga panahong yun ay buntis ang kapatid ko sa panganay niyang anak. Dahil sa bagong nag-asawa pa lamang si Ate Ivy noon ay pansamantalang sa bahay na muna namin siya naninirahan kasama ang kanyang asawang si Kuya Renato habang inaayos pa ang kanilang pinapatayong bahay. Wala namang naging problema sa mga magulang namin dahil ang gusto nga nila ay sa bahay na lamang tumira ang kapatid ko at huwag nang magbukod pa. Nag-iisang anak na babae lamang kasi si Ate. Kaya ang gusto ng mga magulang ko ay sa bahay na lamang namin ito manirahan kasama ang kanyang asawa. Isang araw, habang naglilinis ng bakuran ang panganay kong kapatid ay natanaw ko ang isang lalaking may katandaan na ang naglalakad papalapit sa kanya. Nasa may bintana ako ng hapong yon habang nagkakape. Kakatapos ko lang kasing manggapas sa palayang pinagtatrabahuhan ko. Kaya't kasalukuyang nagpapahinga na muna ako habang nakatanaw sa bintana nun. Nakita kong may bitbit na bag ang lalaki na parabang naglalayas ito. Nakita kong hinawakan ng kapatid ko ang kanyang tiyan. Napangiwi na parabang nasasaktan siya. Nung mapatingin siya sa lalaking papalapit na yon, ilang saglit pa ay tuluyang nang nakalapit ang lalaki at kinausap ang kapatid ko. Ano kayang pinag-uusapan nila? Kunot noo kong tanong nang mapansin kong ilang minuto nang nag-uusap ang dalawa. At seryoso ang itsura ni Ate Ivy habang kinakausap ang lalaking yon. Nakita ko ring may inabot ito sa kapatid ko habang masayang nakikipag-usap. Dahil sa kuriyosidad ay lumabas na ako ng bahay at nilapitan ng kapatid ko na yon. Habang papalapit ako, narinig ko na may inaalok ang lalaki sa kapatid ko. Ate Ivy, ano yan? Tanong ko nang tuluyan na ako makalapit. Tumingin sa akin si Ate at pinakita niya sa akin ang boteng may lamang panghaplos. Sinabi niya rin sa aking may iba pa umanong mga paninda ang lalaking yon. Baka gusto ko umanong bumili. Mamili na umano ako. Napangiti naman ako at sinabi ko sa kapatid kong aanin ko naman yung mga pangaplos kayong ang bata-bata ko pa at hindi pa nananakit ang buong katawan ko nun. Ano ka ba? Hindi lang naman pangaplos ang paninda ni Manong eh. May mga pabango at pampaganda ng buhok. Tingnan mo muna yung mga paninda niya. Baka may magustuhan ka. Wika naman ang kapatid ko nun. Tumingin sa akin ang lalaki habang inilapag sa lupa ang bag at binuksan yon. Totoo nga ang sinabi ng kapatid ko. Nakita kong may iba pang ang mga panindang lalaki. Ang kaninang pagdududang nararamdaman ko sa lalaki ay napalitan ng galak nun nang makita ko ang aking paboritong pabango. Ate, may dala ka bang pera? Pero naman ako, wala kasi akong bitbit na pera dito. Bakit pa kasi hindi ka nagdala ng pera bago lumabas ng bahay? Balik na tanong ni Ate nun. Kakamot-kamot naman ako ng ulo na nagwikang hindi ko naman kasi inaasang naglalako pala ng mga gamit si Manong. Kung alam ko lang sana eh nagdala na sana ako ng pera bago lumabas ng bahay nun. Napangiting dumukot sa bulsa ng pera ang kapatid ko at binigay sa akin. Sinabihan niya akong ibalik ko rin kaagad sa kanya ang perang hiniram ko dahil ipapambili niya umano yun ang ulam sa kinabukasan. Oo, huwag ka mag-alala ate. Ibabalik ko rin kaagad. Ito naman, parang hindi tayo magkasama sa iisang bahay. Inirapan niya ako bago namili ng bibilin. Matapos kong magbayad sa lalaking nagpakilalang Manong Johnny,
May lumapit na isa pang babae at may bitbit namang tinapay. Nakangiting inabot kay Manong Johnny ang tinapay at sinabing magmeryenda muna ito dahil kanina pa raw sila naglalako ng paninda. Ako na muna dyan yung mag-aasikaso, anya pa ng ali. Ngumiti naman ang lalaki at nagpasalamat nun. Pagkatapos ay kinuha ang tinapay na inabot at umupo sa gilid ng kalsada. Magiliw namang inasikaso ng ali ang kapatid ko. Akmang babalik na sana ako sa bahay. Nang mapansin kong parang kakaibang tingin ang ipinukol ng ali sa kapatid ko na yon. Panay rin ang pagpunas ng laway nito. At maya't maya ang pagpitik ng leeg na para bang manok. Napansin ko rin panaka-naka itong tumitig sa kapatid ko. Matalim yon, pero pailalim. Kung may makakitang ibang tao nga lang, Sir Seth, ay iisipin na mga yon na may binabalak na masama ang ali sa kapatid ko na yon. Ang weirdo naman ng aling to, sambit ko sa isipan ko. Pinasadahan ko ng tingin ng ali. Ilang buwan ka na bang buntis, iha? Mukhang napakalusog ng sanggol sa sinapupunan mo, ah. Nakangising tanong ng ali. At mahinang humahagikik na animoy hagikik ng isang mangkukulam. Aha, mag-aanin na buwan na ho sa susunod na linggo. Pag-aalang ang tugon ng kapatid ko. Ganun ba? Abay, ingatan mo yung sanggol sa sinapupunan mo, ha? Mahirap na. Baka makawala pa yan. Abay, loko tong matandang to, ha? Bakit niya nasabing makawala? Anong tingin niya sa pinagbubuntis ni Ate Palos? Na kailangang hawakan maigi dahil kung hindi makawala ka agad. Siraulo yata to, sambit ko sa isipan ko. Nagulat naman ako nang saglit akong nilingon ng ali at tinitigan ng masama nun. Sabay nagsabing, maghinay-hinay raw ako sa mga sinasabi ko dahil marami pa umano akong hindi nalalaman. Napakabata ko pa at wala pang masyadong alam sa mundong ginagalawan ko. Nagulat at napakunot-nuo ako sa sinabi ng ali. Dahil sa wala naman akong sinasabi, ni hindi nga ako nagsasalita kaya paano niya nasabing maghinay-hinay ako sa mga binibitawan kong kataganon. Hindi lang pala weirdo yung matandang to, eh. May saltik rin yata sa tuktok ng ulo. Akalain mo ba nang sabihan ako na maghinay-hinay sa pananalita? Luka-luka. Sad ko ba na siyang mas lalong ikinasama ng tingin sa akin ng matandang yon. Na para bang nababasa niyang iniisip ko. Ngumiti ang kapatid ko at nagpasalamat sa ipinayo ng ali. Saglit naman tumahimik ang matanda at muling ibinalik ang paningin nito sa tiyan ng kapatid ko. Habang nakangisi ng nakakaloko. Ate Ivy, tapos ka na bang bumili? Tara na, sabay na tayong pumasok sa loob ng bahay. Aya ko nun sabay tingin muli sa ali. Para malaman ng matandang, kanina ko pa pinagmamasdan ang ginagawa niyang pagtitig sa tiyan ni ate nun. Noon ngang binalingan ulit ako ng ali ay agad rin siyang nagbawi ng tingin na para bang umiiwas. Ilang sandali pa ay naagaw ang atensyon ko doon sa babaeng marahang naglalakad habang hindi inaalis ang tingin sa gawin namin. Sa palagay ko ay nasa edad 40 mahigit pa lamang ang babae yon. Nakasuot siya ng mahabang damit na umabot hanggang tuhod. At mahaba rin ang kanyang kulot na buhok na umabot hanggang bewang. Kahit na nasa ganong edad na ang babae ay masasabi kong kaakit-akit ang kanyang itsura. Hubog pa lamang ng katawan niya ay dinaig niya pa ang mga kadalagahan sa baryo namin. Nang magtama ang mga mata namin ay matamis na ngumiti ang babae yon. Kaya naman mas lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko sa hindi mawaring dahilan. Tuloy na mga oras na yun, Sir Seth, ay parang nakakita ako ng babaeng matagal ko nang minimiti. Ganong klaseng pakiramdam ang maipapaliwanag ko ng mga sandaling yon.
Isang malakas na tapik sa balikat ang nagpabalik sa sariling pag-iisip ko. Nang tingnan ko kung sino ang tumapik sa akin, nalaman ko ang matanda pala ang may gawa nun. Aray ko naman po, bakit naman bigla-bigla kayong nanghampas sa balikat? Ang sakit kaya? Hindi sumagot ang ali. Sa halip ay natatarantang nagmamadaling ibinalik nito sa bag ang mga nakalabas na paninda. Tinanong naman siya ni Ate Ivy kung ayos lamang ba siya. Sa natatarantang boses ay sinabi ng matandang, ayos lamang ito. Medyo makulimlim na kasi ang langit kaya't kinailangan na nilang umalis na mag-asawa. Pumasok na rin daw kami sa loob ng bahay bago pa man bumuhos ang ulan. Babalik na lang kami sa susunod na araw. Magdadala kami ng iba pang paninda para makapili ka ng maganda-ganda. Ngayon kasi, yan na lang kasing natira naming paninda eh. Pagpasensyahan mo na, Ineng. Wika pa ng ali nun. Ay nako, huwag po kayo mag-alala, Aling Linda. May napili naman po ako. Masayang tugon naman ng kapatid ko. Nakangiting nagpasalamat ang matanda matapos magbayad ni Ate Ivy. Nang tingnan ko ulit ang babaeng magandang nakita ko kanina, wala na. Hindi ko na magilap pa. Hindi ko alam kung saan lumusot dahil bigla na lamang nawala yon. Nakaramdam tuloy ako ng pagkadismaya. Nang dahil sa matanda ay naudlot tuloy ang pagpapantasya ko dun sa magandang babae na yon. Makaraan lamang ang ilang sandali. Naglakad na ng palayo ang mag-asawang maglalako. Tinanong ko ang kapatid ko kung wala ba siyang napapansin doon sa asawa ni Manong Johnny. Sunod-sunod naman siyang umiling at nagsabing wala naman umano siyang napapansin noon. Bakit ko daw tinanong? Eh kasi naman ate, hindi mo ba napapansing ang weirdo na mga kinikilos ng babae? Kanina lang kamuntikan niya pang hawakan yung tiyan mo. Kung hindi lang kita nahatak ng bagya, hindi sana hinahawakan niya na yung tiyan mo at baka napano ka na. Ano ka ba naman, Marvin? Ano na naman kung hahawakan ng matanda ang tiyan ko? Wala namang mangyari sa aking masama ah. Huwag mo nang pag-isipan ng hindi maganda yung matandang yon. Kalalaki mong tao, kung ano-ano yung iniisip mo dun sa ali. Saway sa akin ng kapatid ko at marahang hinampas sa balikat. Sinabi ko naman sa kanyang nagpapaalala lang naman ako sa kanyang mag-ingat. Hindi naman kasi lingid sa aking lapitin ng mga masasamang nilalang at elemento ang mga buntis. Anong malay natin kung aswang pala yung matandang yun, di ba? At nagbabalat kayo lang. Mas lalo namang nainis ang kapatid ko matapos kong sabihin sa kanya yon. Sa paglipas ng mga araw, ay napapansin kong panay na ang pagpabalik-balik na mag-asawa. At kung ano-ano na yung mga binibenta nila. Kapag hindi nila nakikita ang kapatid ko ay talagang inaabangan nila si ate kung kailan lalabas ng bahay. Napapansin na rin ang mga magulang ko ang mag-asawang naglalako na yon. Ano na naman yung binili mo, anak? Minsang tanong ng aking ina. Nang madatnan niyang kakapasok pa lamang ni Ate Ivy sa loob ng bahay at may hawak-hawak itong pagkain. Minatamis po, ma. Gusto niyo po? Sagot niya at inalok ang aming ina. Tinanong siya ni mama kung saan niya binili ang minatamis na yon. Dahil sa ang alam ni mama, may sakit si Manang Florencia. Ang matandang naglalako palagi ng meriendang suki niya. Nakangiting sinabi ni Ate Ivy na kay Manang Linda umano siya bumili nun. Yung asawa ni Manong Johnny. Aba, nag-ibang level na mga asawa yun ah. Dati mga pabango at panghilot sa katawan lang ang kanilang paninda. Ngayon minatamis na. Napakasipag naman nilang magpabalik-balik dito sa baryo natin para maglaku na mga kung ano-ano. Saad ng aming ina nun. Anong malay mo naman, ma? Matindi yung pangangailangan ng tao. Kaya napakasipag magtinda. Huwag niyo na lang pong pag-isipan ng masama. Pabalang natugon ng kapatid ko na yon. Hoy ikaw, Ivy!
Mag-ingat-ingat ka rin sa mga binibili mo at baka mamaya ay iba na yan, ha? Ikaw na bata ka, palagi na lamang kitang pinapaalalahanan. Sos, ayun na naman tayo, Mai. Matanda na po ako at alam ko na yung ginagawa ko. Itigil niyo na yung paulit-ulit na sinasabi ninyo. Kakamot-kamot sa ulong reklamo ng kapatid ko na yon. Ang sa akin lang naman, pinapaalalahanan lamang kita. Hindi naman sa pinapakialaman ko ang buhay mo. Concern lang ako sa iyo at sa magiging apo ko. Ayoko mapahamak kayong dalawa. Iba talaga kasi yung pakiramdam ko sa mag-asawang yon. Anya pa ng aking ina. Kinuha niya ang minatamis na binili ni Ate Ivy at sinabihang huwag na nitong kainin yon. Igagawa na lamang siya ni Mama ng minatamis dahil baka mamaya ay may kung anong nilagay ang mag-asawang yon sa pagkaing paninda ng mga ito. Napapailing na lamang ang kapatid ko matapos binigay sa aming ina ang binili niyang pagkain. Kinagabihan, habang nagpapahinga, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagsinghap sa silong ng bahay. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at hinayaan ang ingay na naririnig ko noon. Nang samaya-maya pa, nakalanghap ako ng napakabahong amoy. Sobrang baho noon, Sir Seth, dahil sa parang amoy patay na palaka. Napabalikwas ako ng bangon. Lumabas ng kwarto. Nadatnan ko namang kakalabas lamang ng silid ni ate habang inaalalayan ang asawa nito. Bakit po? Anong nangyari kay Ate Ivy? Sinabi naman ng bayaw kong nagre-reklamo ang kapatid kong masakit raw ang tiyan nito at parang may kung anong kinakalikot sa loob. Nilagyan niyo na po ba ng langis yung tiyan ni ate? Oo, kanina ko pa nilagyan yung tiyan ng ate mo. Kaya nga lang hindi pa humuhupa ang pananakit niyang tiyan niya eh. Sandali po, tatawagin ko lang si mama. Baka may alam siyang pwedeng igamot sa tiyan ng buntis. Nagmamadali naman akong pinunta ng kwarto ng mga magulang ko. Makaraan ang ilang sandali, bumalik na ako sa sala kasunod ang nag-aalalang sina mama at papa. Pagkalapit nila kay ate, ay agad na nilagyan ni mama ng langis na binigay pa umano ng manggagamot na naniniraan sa dulong baryo. At matapos lagyan ni mama ang tiyan ni ate nun, ilang segundo lamang ang nagdaan. Nawala na ang pananakit ng tiyan nito. Pweh! Ang baho! Kanina pa yung amoy patay na yun, ah. Mukhang may kapitbahay na naman tayong nagtapon ng bangkay ng hayop dyan sa gilid ng kalsada. Reklamong wika ni Papa. Mas mabuti pang labasin nyo na muna at hanapin yung itinapong patay na hayop. O kaya ay baka nabubulok na basura at ilibing nyo para hindi na aalingasaw yung amoy. Hindi tayo makakatulog yan hanggat hindi mailibing o maitapon sa malayo yung pesting basura o ano pa mang mabahong amoy na yon. Utos ni Mama. Inutusan ako ni Papa na kunin ang itak sa kusina. Lalabasin namin at hanapin kung saan nanggagaling ang umaalingasaw na amoy na yon. Kaagad naman akong sumunod sa utos niya. Pagkakuha ko ng itak, ay sumunod na ako sa kanyang maglakad papunta sa pintuan ng bahay. Saktong pagkabukas niya ng pintuan, halos panawan ako ng ulirat. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang huni ng isang ibon. At may nakita kaming malaking itim na ibon nun. Sa tingin ko ay malapit lamang yun sa labas ng pintuan kanina. Mabilis na lumipad pa itaas. Malakas ang pagpagaspas ng mga pakpak nun. Kasabay ng palakas na huni nito. Mabilis na napaatras ang aking ama. Iho, di po. Aswang yun, ah. May aswang sa labas ng bahay. Pasigaw na wika ni Papa at pabalibag na isinarang pintuan nun. Kagad namang lumapit si Mama at nagtanong kung ano ang sinasabi ni Papa.
Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ko? Ang sabi ko may aswang sa labas ng bahay. Napasign of the cross naman si Mama at nagsabing ipasok na ng bayaw ko sa loob ng kwarto si Ate. Ikaw Marvin, halika dito. Kumuha ka ng asin sa kusina. Dalian mo. Yung isang garapon na yung kunin mo ha. Magmadali ka. Nagmadali na akong pumunta sa kusina at kinuha ang inutos ni Mama na asin. Nang babalik na sana ako sa sala, nahagip na mga mata ko ang isang bugkos ng bawang nun. Kinuha ko na rin yun at patakbo nang bumalik sa kinaroroonan ng mga magulang ko. Pagkaabot ko ng asin ay inutusan niya akong muli na dikdikin ko raw ang mga bawang at ibigay sa kanya. Mabuti at dinala mo yung bawang. Sige na, dikdikin mo na yan at ibigay mo sa akin. Sige po ma, sandali lang po. Nagmadali nang dinikdik ko ang bawang at pagkatapos ay binigay sa akin ina. Matapos kong sundin ang lahat ng iniutos niya ay saka pa lamang ako nakapagpahinga nun. Samantalang si Papa naman, panay ang pagsilip sa labas ng bahay at inaalam kong babalik pa ba ang ibon na yon. Walang hiya yun ha. Akala natin patay na pala ka o nabubulok na basura yung nangangamoy kanina. Hindi pala. Nanggagaling pa yung amoy na yun sa aswang. Lintik talaga oh. Kaya siguro sumasakit yung tiyan ng anak natin. Ay, bukas lang talaga samahan mo ako Marvin na magmasid-masid dyan sa labas kung may napapabalita bang aswang nitong mga nagdaang araw. Utos sa akin ni Papa noon. Sige pa. Magtanong-tanong na rin ako sa mga kaibigan ko. Nang gabing yon ay hindi kami masyadong nakatulog. Nagsasalitan kaming magbantay ni Papa at nang bayaw ko kay Ate Ivy. Dahil baka mamaya ay bigla na lamang bumalik ang nilalanga. Kinabukasan ay nagtanong-tanong kami ni Papa sa mga kalapit bahay kung may napapansin ba silang kakaiba nitong mga nagdaang araw. Kung may nakita ba silang mga dayong pumapasok sa baryo at kahina-hinala ang mga kinikilos nun. Sinabi ng isa sa mga kumpari ni Papa na may mag-asawa o man silang napapansing pumapasok sa may baryo. Pero wala namang kakaibang kahina-hinalang ikinikilos. Nakikita nilang naglalako lamang ang mag-asawa. At bukod dun, wala na. Isa pa, mabait ang ipinapakita ng mag-asawa sa mga taong bumibili nun. Ay teka lang sandali. Nakaraan lang ay may nakita akong magandang babae dito sa baryo ah. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta. Alam ko kasi hindi yung taga rito sa atin. Kilala ko naman halos lahat ng mga kababaihan dito sa baryo natin eh. Sabat ng isa pang kumpare ni Papa. Ikaw talaga paring paeng. Pagdating sa mga kababaihan na ba eh. Napakatalas pa ng paningin mo at pandamo mo. Alam mo kaagad na hindi taga dito sa atin yung babaeng tinutukoy mo ah. Baka naman kalantutay mo lang yung sinasabi mong babae ah. Yari ka talaga kay Mare. Wika naman ang isa pang kumpare ni Papa. Pero biro nga, totoo yung mga sinasabi ko. May babaeng dahil talaga ako nakita dyan. Giit pang wika nito at inihayag uli ang itsura ng babae. Nang marinig ko yon ay biglang sumagi sa isipan ko ang babaeng nakita ko noong nagdaang linggo. Sinabi ko sa kanilang parang nakita ko na rin ang babaeng sinasabi ng kumpare ni Papa. O kita niyo na? Kayo talaga napakadumi ka agad ng mga iniisip niyo. Sinabi ko lang magandang babae, abay, kerengking ko na agad. Kaya nabububuga ko ni Mrs. dahil dyan sa mga bibig niyong walang preno kung magsalita eh. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ni Papa. At nagwika ang isa sa mga itong binibiro lamang umano nila si Mang Paeng. Alam naman nilang karakas ng asawa nito kaya idinadaan na lamang nila sa biro ang usapan. Hindi kaya yun ang aswang na pumunta sa inyo kagabi, paring Nardo? Superyoso naman ang lahat at tumingin kay Mang Paeng nun. Walang hiya ka talaga paring Paeng. Kasi sabi mo lang na maganda yung babaeng nakita mong pumasok sa baryo.
Paano maging aswang yung isang magandang babae? Aber nga, sabihin mo nga sa amin. Siguro, kung si Aling Berta pa yung paghinalaan mong aswang, maaari pa. Dahil bukod sa napakapangit na ng matandang yun, uugod-ugod pa. Sad ng kumpari ni Papa sa may hubagalpak ng tawa. Baliw ka talaga. Pinagpapantasyan mo na naman si Aling Berta, ha? Kunwari, lalait-laitin mo pero kapag wala kang pera, pupunta ka sa matandang yon. Manghihingi ng datong pagkatapos pumatong. Biro ni Mang Paeng. Sinaway naman sila ni Papa at nagsabing seryoso siya sa paghahanap kung sino ang aswang na pumunta sa bahay namin. Nagsuwestyo naman ang mga kaibigan niyang mas mabuti pang maglagay raw kami sa bahay ng mga pangontra. Nang sa ganon, ay hindi na makalapit pa ang nilalang na nagtangka kagabi. Mas mabuti pang samahan ka naming maghanap ng mga pangontra na ilalagay sa bahay mo. Para man magkaroon kami ng silbi bilang mga kumpare mo. Anya pa ni Mang Paeng noon. Matapos kang mag-usap-usap ay kaagad na kaming pumasok sa kakahuyan para manguha ng bagakay. Pinalibutan namin ang bagakay ang buong bakuran at naglagay rin kami sa taas ng bubungan. Ayon kasi sa kaibigan ni Papa, takot ang mga aswang sa bagakay. Dahil sa oras na masugatan sila ng bagakay, ay nahihirapan silang gamutin yon. Ang iba pang araw umano ay hindi na gumagaling pa hanggang sa manghina na at maubusan na ng dugot, hindi kalaunan, ay bawian ng buhay. Kaya hanggat maaari ay umiiwas ang mga aswang na masugatan ng bagakay. Nang matapos na maglagay ng mga pangontra, ay saka pa lamang kami napanatag. Makakapagpahinga na kami at makakatulog na ng mahimbing sa gabi noon. Dahil nakakasiguro kaming wala ng aswang ang magtatangka pang lumapit sa bahay namin. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi ko na nakikita pa ang mag-asawang maglalako. Hindi na nagpapakita ang mga ito sa kapatid ko. Simula noong nagkaroon kami ng mga pangontra sa aswang. Naisip ko tuloy, hindi kaya silang aswang noon. Dahil bakit simula nung nagkaroon kami ng pangontra, hindi na rin nagpapakita mag-asawa. Imposible namang nagkataon lamang ang lahat, Sir Seth. Ang buong akala naming maayos na ang lahat, na wala nang gagambala pa. Doon ako nagkamali. Isang gabi, naisipan ng kapatid kong sunduin ang kanyang asawa sa pinagtatrabahuhan nito. Dahil sa nang oras na yun ay hindi pa rin nakaka-uwi ito. Medyo may kalayuan pa naman sa baryo namin ang pinagtatrabahuan ng asawa ni Ate Ivy at ng aking ama. Nasa liblib na lugar yon. Sa kadahilan ng isinama sila ng kumpare ni Papa para magpanday umano sa bahay. May ipinapagawang bahay kasi ang amo ng kaibigan ni Papa noon. At nangangailangan yun ng iba pang tauhan. Kaya si Papa at ang asawa ni Ate ang isinama nito. Hindi mapakali ang kapatid ko at nagpipigil lamang ito sa galit. Dahil ayaw na ayaw niyang nagiinom ang asawa niya at anong oras na ay hindi pa rin nakaka-uwi. Sinabihan naman siya ni Mama na hayaan na lamang dahil nandun naman si Papa. Siguro naman ay hindi papabayaan ni Papa ang kanyang asawa. Kung hindi niyo kasi naitatanong, may sakit po sa baga ang asawa ni Ate. Kasalukuyan pa yung nagagamot. Kung kaya naman ay hindi ito pwedeng mag-inom ng alak, kaya ganun na lamang ang inis na nararamdaman ng kapatid ko habang hinihintay ang asawa niya noon. Ma, susunduin ko lang yung asawa ko at baka napano na yon. Alam niya namang adik sa alak yan si Papa. Sigurado akong hindi yun makakatanggi kapag inalok ng alak ni Papa eh. Kaya susunduin ko na talagang damuho na yon. Pagpapaalam pa ng kapatid ko. Eh gabi na, hayaan mo na lamang yung asawa mo at paminsan-minsan lang naman eh. Napabuntong hininga ang kapatid ko sa sinabi ni Mama. Sabi nito ay hindi talaga siya mapalagay hanggat hindi pa nakaka-uwi ang asawa niya. Dahil baka mamaya ay parang asong kumakahol na naman umano ang kanyang asawa noon. Marvin, may ginagawa ka ba? Tanong ni Ate. Wala naman, bakit po?
Samahan mo naman akong pumunta sa pinagtatrabahuhan ni kuya mo. Sunduin natin siya dahil baka mapano yun. Alam mo namang hindi uuwi si Papa hangga't di gumagapang sa lupa dahil sa kalasingan eh. Tumingin ako sa aming ina. Dahil nagwika si Mama na huwag na lang sunduin ang asawa ni ate. Hindi ba raw natatakot si ate? Delikado umano sa daan dahil gabi na at liblib pa ang dadaanan namin na yon. Isa pa, buntis siya. Baka mamaya ay mapano ito sa daan. Matigas ang ulong nagsabi si Ate Ivy na kung ayaw ko raw siyang samahan, ay siya na lamang ang umalis mag-isa. Hay nako anak! Sa sige, kung hindi ka talaga't mapipigil ay tayong tatlo ang aalis. Hindi rin ako mapalagay na kayong dalawa lang ni Marvin ang lumabas ng bahay. Mas maganda yung marami tayong sumundo sa asawa mo. Para naman matakot ang mga masasamang nilalang na lumapit sa atin dahil tatlo tayo. Kanya pa ni Mama. Sigurado ka bang sunduin talaga natin yung asawa mo, ate? Paulit-ulit na tanong ko sa kanya. Nagbabaka sakali kasi ako magbago pa ang kanyang isipan at magsabing hindi na kami tutuloy pa. Oo nga. Pupunta tayo sa pinagtatrabahuan ng asawa ko. Kanina pa ako paulit-ulit na nagsasabi eh. Eh, di ba nga ang layo ng pinagtatrabahuan nila? Tsaka kilala mo naman si Papa eh. Ayaw na ayaw nung sinusundo sa inuman. Kung sakali mang nag-inuman sila ha, malalagot tayo nun. Hindi naman si Papa yung susunduin natin eh. Wala akong pakialam dun kahit abutin pa siya ng madaling araw kakalaklak ng alak. Asawa ko yung susunduin natin doon. Baka mamaya hindi na yun makauwing buhay pa dito sa bahay. Sige na Marvin. Magpalit ka na ng damit mo para makaalis na tayo. Huwag nang maraming tanong pa dyan. Utos sa akin ni Mama. Ay nako naman. Mga babae nga naman talaga oo. Kapag gusto talaga, kahit na delikado na sa labas hala, sige. Lalabas pa. Masunod lang inaayos. Sabi ko noon. Habang naglalakad na papasok sa loob ng kwarto para makapagpalit ng t-shirt. Kahit naman kasi magreklamo pa ako ng magreklamo at sabing abangan kami ng bakunawa sa labas ng bahay. Alam ko namang hindi makikinig si ate. Kilala ko siya. Kapag may gusto siyang gawin, kahit naharangan pa ng baha, hahanap at hahanap talaga siya ng paraan makuha lamang ang gusto. Kaya wala ring saisay kung tututol man akong huwag naming sunduin ang asawa niya. Matapos kong ang magbihis ay lumabas na kami ng bahay noon. Bago kami lumabas ng bakuran ay kumuha muna ako ng bagakay at binitbit ko yon. Nang sa ganon, kahit papano ay may panangga kami kung sakali mang may lokolokong haharang sa amin sa daan. Habang naglalakad nga, ay hindi ko na binuksan ang flashlight na bitbit ko. Tamang-tama naman kasing mataas na ang buwan sa kalangitan ng gabing yon. Kaya hindi kami nangangapa sa dilima. Bahagya ko pang nilibot ang paningin ko sa buong paligid. Nang nasa parting maisan na kami, tagbunga na ng mais na mga panahon yun kaya mayayabong na ang mga mais na nadadaanan namin. Naisip ko pang kukuha ko ng iilang piraso mamaya pag-uwi namin at ilalaga ko. Bilisan nyo ng maglakad dyan para makarating na tayo kaagad sa baryong pinagtatrabahuan ng ama nyo. Wika ni Mama. Nagpatiuna na siyang maglakad. May bitbit din siyang bagakay at yun ang ipinanghahampas niya sa gilid ng daanan. Sinaway ko pa nga siya at sinabihang huwag ihampas ang bitbit niyang bagakay dahil napakaingay at nakakabulabog. Sinabi niya naman sa akin yun nga ang sadya niya kaya hinahambalos niya sa mga damong nadadaanan namin noon. Nang sa ganun ay maalerto ang kung anumang hayop ang natutulog sa gilid ng daan. Tatakbo ang mga yun papasok sa talahiban nang sa gayon, hindi namin matatapakan at hindi makakapanakit sa amin. Lalong-lalo na yung mga ahas. Hindi na lamang ako umimik pa. Inilibot ko na lamang muli ang aking paningin sa paligid. Maya-maya, sa katagalang tingin ko sa paligid at nagawi na kami sa malawak na palayan, may mangilan-ngilan ng mga mayabong na puno. May nakita akong kulay itim na nakalutang sa may alapaap. Para yung saranggola.
Teka, tama ba yung nakita ko? Saranggola ba yon? Tanong ko sa isipan ko habang pilit na inaaninag ang kulay itim na nakalutang sa hindi kalayuan. Hindi kasi ako sigurado kung saranggola ba yon o telang kulay itim na hinahangin. Nang marinig ko si Ate Ivy na nagsalitang dalian ko na raw dahil kinikilabutan siya sa parting dinadaanan namin. Nagmadali na akong maglakad at hindi na pinansin ang nakita ko sa Erinon. Nang tingnan ko naman si Mama ay tahimik lamang itong naglalakad. Bilis na muna maglakad dyan at baka maabutan pa tayo ng madaling araw dito sa daan. Rinig kong sabi ulit ng kapatid ko. Kahit kailan talaga ang ingay ng kapatid kong to. Sarap lakyan ng damit ang bunganga para manahimik. Binibilisan ko na nga maglakad. Sige pa rin yung pag-iingay. Sambit ko nun. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan na yon. At sa hindi malamang dahilan ay nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. At sunod-sunod na kumabog ang dibdib ko na para bang may kakaibang nilalang ang kasabay kong maglakad nun. Nako naman oh! Bulalas ko at pinunasan ang pawis kong sunod-sunod na tumatagaktak. Ilang hakbang pa lamang ang ginawa ko nun. Nang makalanghap ako ng mabahong amoy na sumasabay sa ugoy ng hangin malakas na sumasampal sa pamumukha ko. Kahit kalalaki kong tao, nakaramdam ako ng kilabot at kaba. Sa kadahilan ng may mga kaluskos at yabag akong aking naririnig sa gilid ng daan, sa parting masukal na talahiban. Ma, may napapansin ka bang kakaiba? Hindi ko napigilang tanong sa aking ina nun. Tumingin ito sa akin at nagsabing, dalian ko na lamang umanong maglakad. Huwag nang maraming tanong-tanong pa. Pagitnaan umano namin si Ate Ivy. Tumango ako at sumunod sa utos niya. Pero sa pagmamadali kong maglakad ay bigla na lamang akong natigilan. Nang may natanaw akong hayop sa gilid ng daan. Pinahinto ko rin ang mga kasamaan ko at sinabi sa kanila ang nakita ko. Pinagmamasdan ko yung mabuti. At nung naging malinaw na nga sa paningin ko ang hayop na nakaharang sa daraanan namin, napagtanto kong isa yung baboy ramo. Pero ang ipinagtataka ko ay kakaiba ang laki ng baboy na yon. Pulang-pula ang mga matang nagbabagas sa dilim. Sandali! Huwag na kayong tumuloy sa paglalakad. At dahil sa tingin ko ay mukhang hindi yan pangkaraniwang baboy ramo. Wika sa amin ni Mama. Ma, hindi kaya aswang yan? Na parang nag-anyong baboy lang? Hindi sumagot ang aking ina sa tanong ko. Salip ay sumenya siya sa aming bumalik na lamang sa nilalakaran namin. Marahan na nga kaming naglakad pa atras. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang sumigaw ang kapatid kong tumakbo na umano kami pabalik. Loko kang bata ka! Bakit ka sumigaw? Naalarma tuloy yon. Tanong ng aming ina habang tumatakbo kami pabalik nun. Ma, nakita ko. Malinaw kong nakikitang aswang yung humarang sa atin. Tugon ng kapatid ko. Ilang sandali pa ay may narinig na akong huni ng wakwak na nasa Erinon. Kaya naman mas lalo akong natakot at sinabihan silang bilisan na ang pagtakbo. Sa hindi sinasadya ay napatingala ako nun. Sa pagtingala ko nga, nakita ko na ang kaninang parang saranggolang nakalutang sa ere. Naging isa yung napakalaking kulay itim na ibon. Kumakawag-kawag ang malapaniking pakpak nito sa ere. Bumulusok yun papunta sa kinaroroonan namin. Napasigaw na si Ate Ivy
dahil sa labis na takot. Pinauna ko na silang tumakbo at hinawakang maigi ang bitbit kong bagakay. Bilisan nyo ng tumakbo! Sigaw ko sa kanilang dalawa. Nang makita kong ilang dipan na lamang ay maaabutan na kami ng lumilipad na yon. Ilang saglit pa. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang may malaking pusa ang sumalubong sa pabulusok na nilalanga. At walang sabi-sabing tinambahan yon. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na huni ng wakwak. Pagkabagsak sa lupa ng malaking ibon na yon. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Dalian niyo ng tumakbo. Para makalayo na kayo kaagad sa aswang na yan. Boses ni Manong Johnny ang narinig namin na yon. Manong? Sambit ko. Nang makita ko siyang nasa hindi kalayuan at tinatawag kami. Bilisan niyo ng tumakbo! Sigaw niya. Sandali ko pang tiningnan ang dalawang nilalang na nagtatagisan ng lakas. Habang umaalingaw-ngaw ang huni ng wakwak at pag-atungal ng nilalang na yon. Hinata ko na si ate at sinabihan si mama na tumakbo na. Agaran na kaming tumakbo hanggang sa makalapit na kami kay Manong Johnny. Pagkalapit namin, hinawakan ni Manong Johnny ang kapatid ko. Lakad-takbo ang ginawa palayo sa dalawang nilalang na yon. Teka lang! Saan mo kami dadali ng mga anak ko? Tanong ni Mama at hinawakan ang kabilang kamay ni Ate Ivy. Sinabi ni Manong Johnny na ihahatid niya kami pauwi sa bahay. Huwag umanong mag-alala si Mama. Hindi siya masamang tao. Naroroon lamang siya para tumulong at iligtas sa aswang ang kapatid kong buntis nun. Habang tumatakbo kami palayo ay nilingon ko pa ng huling beses ang dalawang nilalang. Nakita kong nagdudumugan pa rin ang mga ito at pilit na pinipigilang makalipad ng nilalang na may malapaniking pakpak. Grabe ang takot at kilabot na nararamdaman ko. Nangangatog ang mga tuhod ko at hindi na maigalaw habang pinagmamasdan ng dalawang nilalang na patuloy pa rin ang dumugan nun. Mabuti na lamang at mabilis na akong hinatak ng aking inat. Sumunod na kami kay Manong Johnny. Sa paglipas ng ilang sandali, nakauwi kaming ligtas sa bahay. Mangiyak-ngiyak at napapangiwi ang kapatid ko nang makaupo siya sa may upuan. San ba kayo pupunta at gabing-gabi na ay nasa liblib na daanan pa kayo? Tanong ni Manong Johnny sa amin noon. Sinabi ni Mama sa kanyang pupuntahan nga namin ang asawa ni ate. Susunduin namin umano. Dahil baka mapano yon. Ang lakas talaga ng loob niyong lumabas ng bahay ng alanganing oras na ano. Lalo ka na buntis. Hindi mo man lang inisip yung dinadala mo. Alam mo mabango sa mga aswang ang sanggol. Ibinalandra mo pa talaga. Paninermong saan ni Manong Johnny nun. Kagad namang humingi ng paumanhin si Manong Johnny. At nagsabing kaya lamang siya naninermon dahil concern lamang siya sa amin. Lalong-lalo na sa kapatid kong buntis dahil naging suki niya na ito sa mga paninda niya. Teka lang ko, hindi kaya aswang? Tanong ko nang may masmasan na ako nun. Naisip ko kasing puno ng pangontra sa aswang ang bakura ng bahay namin. Kaya't 100% walang makakapasok na aswang sa bahay namin. Pero nakapasok ng walang kahirap-hirap si Manong Johnny. Nang ibig sabihin nga nito, normal siyang tao. Saglit na tumikim si Manong Johnny at nagsabing hindi siya aswang. Huwag ko na umano siyang pagdudahan. Nakaramdam ako ng hiya matapos niyang sabihin yon. Dahil sa silang mag-asawa pa naman ang pinaghinalaan ko. Nakakahiya. Inisip ko pa namang aswang silang mag-asawa. Sambit ko. Natigil lamang ako sa pag-iisip nang sabihin sa amin ni Manong Johnny na hindi siya aswang, pero ang asawa niya. Huwag umano kaming mag-alala dahil hindi daw sila kumakain ng karne ng tao ng asawa niya.
at yung malaking pusang nakipagsagupa sa nakakapangilabot na ibon. Yun ang asawa niya. Pinigilan noong hindi makalapit ang aswang na gustong bumiktima sa kapatid ko. Teka lang po, paano nyo palang nalamang naroroon kami sa liblib na daanan kanina? Tahasang sinabi ni Manong Johnny na simula noong makita nila ang babaeng may mahabang buhok at balingkinitang katawan, palagi na nilang minamanmanan ng kapatid ko. Sa kadahilan ng isang aswang na bangkilan o mano ang babaeng nagnanais biktimahin ang kapatid ko na yon. Matagal-tagal na umano yung nagmamasid-masid sa kapatid ko. Kaya nga lang ay hindi yun makalapit dahil palaging nakabantay ang asawa niya sa kapatid ko. Noon ngang maramdaman ng asawa niyang nasa panganib si ate, ay walang pagdadalawang isip na tinulungan ito ang kapatid ko. Nagtanong naman si Ate Ivy kung bakit tinulungan siya ng asawa ni Manong Johnny. Sa malungkot na boses, nagkwento si Manong Johnny na may anak umano silang kasinlaki na dapat ni ate. Kamukhang kamukha niya. Kaya nga lang ay umalis ang kanilang anak dahil hindi nito matanggap ang pagiging isang aswang ng ina. Matapos naming marinig ang kwento ni Manong, ay labis-labis ang pasasalamat namin sa kanya. Bago umalis si Manong Johnny, nagwika siyang huwag raw naming alalahanin ang aswang na nakasagupa ng kanyang asawa. Dahil sisiguraduhin nilang kailanman ay hindi na yun muling makakalapit pa sa kapatid ko. Simula nung huling nakausap namin si Manong Johnny ay hindi na namin ito nakita pa. Maging ang asawa niya, hindi rin namin nakita. Nanganak naman ng normal si ate. Magmula noon ay namuhay na kami ng matiwasay. Nakapagbukod naman si ate noon. Pero simula nga nang mangyari yun ay sinisigurado na ni ate na kapag ginagabi ang kanyang asawa, hindi niya na ito sinusundo pa. Madako naman tayo sa shoutout request, mga kagiliw. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout sa bago natin member, si Tiny Lanciola. Happy 1 month, Marjorie DeSoyo, Rachel Colling, and It's Hanoi, Quatog Daily. Happy 2nd month, Percy Neplis Balino Jr. and Apriline Almension. Happy 3rd, Evelyn Valles. Happy 4th, Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 6th, Luna. Happy 7th, Glenda Valdivia. Happy 8th, Evelyn Bunganay. Happy 10th, Sassy and Babylin Dading Abbas. Happy 11th, Richard Eugene Cipriano. Happy 12th, Rowena Catalan and M. Happy 15th, Timmy Stories and Vlogs. Happy 18th, Babylin Permentila. Happy 19th, Chubby Arnie. Happy 20th, MCZ. Happy 21st, Margaret and Amado Obana. Happy 22nd, Vanessa Ann Quintas and Hanili Loyola. Happy 23rd, Jeff Cordeta. Happy 24th, Egypt. Happy 25th, Leticia Suzuki. Happy 27th, IM. Happy 31st, Miss Casey A. Happy 32nd, Mervin Diopes. Happy 35th, Jainan Alisa Bernal. Happy 38th, Cairo Sarangkin. And happy 40th, Carmelita Mabanag. Sa mga nag-message naman, sir, pa-shoutout yung mga katrabaho ko na nakikinig sa inyo. Pag nag-upload kayo, sina Daniel, Conrad, Jane at Leia, mapagpalang araw po, maraming salamat. Naway dumami pang blessing nyo, from Ron Lingat. Salamat, Sir Ron. Sir, good morning. Pa-shoutout ako sa aking asawa na si Riza Alidon. Lagi po kami nakikinig ng mga kwento nyo sa trabaho. Bagong subscriber po ako sa inyong mga channel. Ang gaganda ng kwento. Salamat, God bless, from Paul Alidon. Thank you. Good day, sir. Gusto ko lang i-greet si Baby Isabel Yumang. Happy birthday. Belated happy birthday, Baby Isabel. Also sa kanyang parents, my dear friends, Rona and Ed Yumang. Miss you guys. Ingat always and hello din sa aking lovely daughter, Claire Angeline Mercado. Love you, anak, from Julie Ayen Loyola. Last but not the least, pa-shoutout na rin po mga FB friend ko na sina Garlene Francisco Rato at si Angeli Pradas. Matagal na rin silang nakikinig
from Avic, Hebenia Lucero. Ayun mga kagili, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat.